Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi sa iba dyan, magandang tanghali sa iba dyan. Yung video na to, ginawa ko para malaman ng ibang mga viewers kung paano gamitin to. At yung mga katanungan na tulad dito, sabi niya, ay sa katanungan niya, bakit daw di ko nilalagyan ng reel, yung ganun, yung baril. Kasi ganito po yan, yung reel, kung gagamitin ko yan sa mga water lily, makangkong na lugar, makawayan, makahoy. Pag binaril ko din yung target ng isda at umulukot siya, dahil nakakabit ay reel, hindi ko ngayon siya maimumove. Kumukha na rin, example. Diba? Pumutok ako. Kung ito ay reel at sumabit, hindi ko siya matatanggal ng ganun-ganun lang na pwede kong itambay muna dahil nakapulupot siya. Pumutok ko ngayon, napulupot. Itatali ko lang ito sa isang bagay na matigas para di siya makawala. Sasalpan ko ng panibago. Bira ulit. Ganun ang advantage ng ganitong fish-eye setup. Kung diril, okay yon sa mga kamukha ng fish pan, malaking ilog, yung mga bagay na walang sumasabit, okay yun. Pero sa mga binibira namin na bumuwal na kawayan, bumuwal na sampalok, mga ugat ng kawayan na patay, kangkong, water lily, doon sumasabit ang mga target. Tinatangay siya roon. Kaya lagi ako nakashort kasi yun ang plano. Kaya pag nakashort, pwede lumusong, pwede mag-dive sa ilalim ng tubig para makuha mo yung gamit mo na hindi mawala siya, hindi na siya nawala na kung paisda. Parte yun ng hunting ng fish-eye fish hunting. So, sa iba, mga... Ngayon, sabi ng iba, bakit daw di ko lagyan ng darak yung itsyan ng darak yung mga... yung pinamamara ng isda. Hindi ko kasi advisable yun para sa katotohanan. Sinubukan ko na matagal dati pa yun. Kasi, may mga tayong talaga ayaw lumutang. Meron talagang mga isda na katukin mo lang yung timba, palanggana, o maglakad lang yung tao, lumalapit na yung mga isda. Sila, yung mga sanay na sa mga ganun sistema, katulad ng mga fish pond, ganun sila. Pero yung kamukha na binabaril namin, mga ilog yun, wild. Halos ayaw nga nilang lumutang. So, ang chance namin, kaya bumabaril kami ng malalalim. Kasi sila, kahit pala yung tubig, nandiyan pa lang, at nakita ka, lumulubog na. Kaya minsan, hindi kami tumatama. Pinipwersa namin yung kakayahan namin para tamaan sila. So, pag na-reach namin yun, makakakauli kami ng maganda. So, okay na po tayo. Bali, sa iba naman, mga bumibili ng tansek. Kamukha nito. Ang tamang paglagay nato sa karete. Nakatulad nato. Ang tawag dito sa English ay spoon. Sa Tagalog, karete o bumbong. Ang tamang paglagay nato dito, itong tansek na to, kung 50 yards to, o 50 meters, ilalarga mo siya ng pagano'n. Larga-larga, hanggang ibinubo kami tali, lumalakad. Pagdating sa dulo, yung iniwanan mong tansito sa dulo, walang nakalagay na bala. Free siya. Tapos, ikakabit mo ngayon siya rito, yung pinakadulo na to. Ikakabit mo rito, hanggang kikikip mo, yung tansito na rin, umiikot na ganun. Kasi umuunat siya, para pagputok mo, sabi, swabe. Yun ang dahilan, dapat ilalarga. At iingatan din mga sabit, pag nasabit, tanggalin lang, ganun lang. Sa pagkakadkad ng mga tanse, dapat sa mga lugar na walang tao na matatapakan nila. Ayun ang advantage para di kumulupo. Ito sa dalawa ang chance na ito. Basa ko lang po yung mga tanong pa rin eh. Nalilagpasan eh. Bali, ganito po yan. Teka lang. Pukunin kayo timbangan. Teta! Basta may timbangan ko na in-order sa ano. Kunin mo nga. Dalay, karga may battery. Pasensya na mga bro, hindi ko naisabit ko ulit tanong ngayon. Kabali, kung tatanawin niyo po, targa mo na battery.
Tatanawin nyo ito, very dark ito. Pero hindi ito polarized. Kamukha na ginagamit ko sa pamamaral na isda ito, katulad natin. 100% polarized ito. Clip-on ang tawag dito. Yung iba, ordinary. Sabi, metal frame. Mukha metal frame. Very plastic frame. Nabenta ko na ito. 380 lang. Kung ma-order kayo na may kasama sa shipping, additional lang ito. Pero kung bibili kayo talaga na ito, inalagay natin sa hard case, sa so mag-additional pa kayo. Hindi ito metal, hindi mo na tinitingnan eh. Ito po yung metal frame. Ang benta ko na ito, 500. Itong mga ganito, 380 lang, ganun. Ito, polarized din. Dali na. Kaya ito po may tali rito para marami kasing beses na nalaglaglagan na ako ng salamin. Minsan kasi pag iginanyan ko, na dual hunter kasi ako, pag naminsan na yun, natripan ko maghunting ng sa puno, nasa sabit na, nakakalimutan ko nalaglag. Kaya dadisray, kung may nakatali. Dali, patabas mo. Tsaka ko mukha ng pera. Okay na. Tanggalin mo dyan yung camera. Tsaka isang balang pixel. Ito po, timbangan to ng bala na ginagamit ko sa competition or pang hunting. Kunin mo yung kinarga ko dun sa isang ano yung transaeropole. Bali, ganito po yan mga bro, mga kaibigan. May dahilan po kung bakit ito ay nakalagay dito sa tansina to ay number 30 or 28. Kasi para sa mga baguhan or bagito, first timer sa paggamit ng tiksay. Pag gumamit ka ng mabigat na tansay, babagal ang lipad ng bala. Kamukha nung ilan na bumili sa akin, Sir Rick, ba't eka ayaw tumama kahit paano gawin kong putok? Eh paano kasi? Nakaasa siya sa pellet. So, para makita nyo ang disadvantage, ang pagkakaiba ng dalawa. So, ito yung tiksay. Titimbangin natin kung gano'n siya kabigat. 7.3 grams. So, ilang pellet ngayon yun? Dami yun. Yan, bali yan ang timbang niya, 7.7, 7.3. Kung hindi mo lalagay ito, 6.5. O sa 6.5 na lang, or 7.7. Halos 6 na bala ang katumbas ng isang tiksay. Paano mo ngayon siya mapapalipad na katulad ng isang pellet at isang tiksay? Eh, samantalang may, pag pumutok ang tiksay, may hinihila pang tanse. Oh. Hinihila pa to. So, may mga pamamaraan sa paggamit ng tiksay. Merong pagkakaiba. Nasa practice na lang yun. Nasa training ng pagputok. Hindi ka basta, yung itinatama mo rito sa pellet, hindi mo basta-basta maitatama sa tiksay kung hindi malakas ang airgun mo. So, requirement sa tiksay, malakas ng konti ang airgun. Example, pag pinuputok ng airgun mo sa pellet ay 18 shot, kailangan mag minus 5 karon para malakas yung baril. Para maitakbo yung tiksay na to. Or yung iba naman, ang tinuturo ko sa iba, dinadaya, inaangat nila ng konti. Minsan, kung ang putok ng baril mo ay sa 5 lang malakas, sa 5 lang accurate, so 5 lang gagamitin mo, yun lang kaya ng baril mo eh, yun lang kaya ng airgun mo eh. Kung ano ka, dapat number 1, kinikilala mo yung baril mo kung ano kakayahan niya. Hindi putok lang na putok, nasasayang yung panahon mo at time mo, saka tatanga din sa pwesto na hindi ka naman pala tatama. Yung range ng baril, na kaya ng baril mo, eh, hindi niya kayang pumatay ng isda o muli.
Kasi minsan maaabot, maririch nga niya yung target, ang problema, babaumba siya, kamukha ng iba, sabi, ba't nakadalawang puto kaya ako, tinatangay yung tali, pero nakaka-release yung bala. Kasi nga, yung baril mo, medyo mahina, hindi siya tumatago sa isda. Ang number one strategy sa hunting na isda, kailangan talaga, medyo malakas. So, ngayon, balik tayo sa isang, paano nating mapapatunayan to? Na ito ay polarized o may pakinabang. So, eto, meron akong tinatawag dito na, teka muna, ay siya nasa malikot ah. Ayan o, basahin niyo, for polarized. So, pag tinatanaw niyo to sa ordinaryong mata, ayan o, yung gitna na to, eto yung sinag ng araw o reflection sa tubig. Eto naman yung sinag din ng araw na mababang klase ng reflection. So, kung suot mo, kung wala kang salamin, hindi mo makikita yung nasa loob niya. Nasa loob ng, ito nga na ito yung salamin. Ay, loob ng sinag. Asisan mo nga ako rin eh. Mahirap mo ako din eh. Ito yung may polarize oh. Makikita mo. May nagbago ba mga kaibigan? Kita nyo ba rin? Ayun, nakita nyo ba? Tapos natin konti. Ayun, teka, isirap mo. Ayun. Nakita nyo yung ibon na nakabaligtad yata. Ay, ibon nga baligtad. Pag tinanggal ka ora, oh, nawawala. Oh, meron na naman. Para mas mali naman tingin, kunin mo yung kulay dilaw. Yung unang nakita nyo sa video ko na nag-viral ng mataas na views, eto yung suit ko na yun. Yeah, ito sa laminare. Polarized din to. Mas light siya ng konti. Ginagamit ko to pag madaling araw. Ay, pag umaga-umaga. Ayan o. Ayun o. Kitang-kita, diba? Tanggalin natin, o. Uy! Magic ano. Ingit kaya ano. Ako lang meron na to. Kaya wala. Ayan o. Mga kaibigan, oh, ganda. Oop, nawala na naman. Ang tanong, eto light na klase ng salamin. Kunin mo dark. Ang akala nung iba na nagtitipid, sabi nila, oh, dark na, shaded naman yung ano niya. Yung, hindi yan eh, polarized pa rin yan eh. Hindi polarized, eh. Ay, nako. Yung iba, kung mo nagtitipid, ang akala nila, lahat ng salamin pwede. Hindi totoo yan, hindi lahat ng salamin pwede. May mga salamin talaga na dapat, merong salamin talaga may effective. Merong salamin na hindi tama. Eto, kamukha na ito, direct na salamin. Akala nila, polarized to. Ayan o, mga ngamote ka yan. Hindi ka makakakita dyan ng polarized. Kasi may ibang ano yung effect ng salamin yan. Ayan na, wala. Kunin natin isa uli kanina. Ayan na. Ayan na, kitang-kita. Siguro naman, malinaw sa inyo na sabi na iba, makakita ba yung ayan ay nakasalamin. Ayun yan, dahil lang kaya kami nakakakita. Dahil sa salamin na yun, yun ang purpose ng salamin para kami makakita sa kisap ng tubig. Sa mga gustong kumuha ng salamin, i-PM nyo lang ako sa Messenger, Digs Art. Ito ang tawag dito, clip-on. Pag bumili ka na ito, bibili ka ng salamin na ito, bibili ka pa rin ito. Lahat ng pinapakita ko sa inyo ay nakasa akin, itinitinda ko. Ito, polarized to, na ginagamit ko to sa minsan 5:30 ng umaga, madilim pa. Hindi effective itong dark. Ito, effective. Madilaw-dilaw. Kaya lang, sa dalang ako makakita ng ganito, nahihirapan ako makahanap ng iba. Kaya, ito, karaniwan kong ginagamit kasi bumibira ako ng umaga-umaga talaga. Isang paalala lang sa mga iba na gumagamit. Meron bumili sa akin dati ng tiksay. Ito. Tingnan mo ako eh.
Kinamid yung... may bumili sa akin ng tiksay, kita ba? May bumili sa akin ng tiksay. Tapos tawag sa akin, Sir Diggs, buteka. Putok kami ng putok. Kada putok namin, nalalagot yung bala. Nasisira yung ano. Eh baka naman ako, binabaril mo sa baba to. No? Eh tapat mo ito to. Baka naman ako tinatapat mo sa baba to. Hindi ka, peace pan yun eh, electric pan. Uy, nainit na. Hindi ka, peace pan yun eh. Uy, paano nababasag ka ako yung bala at paano napuputol? Ako nga ako, kahit kailan hindi ako nakaputol yung bala. Na ganun sistema, yung kakakabit lang naputol. Hindi ka ako nangyayari eh. Hindi ka, gano'ng katibay ito. Hindi ko talim. Uy! Lalalala. Ano ba? Huwag mo na ito. Uy! Huwag mo rin eh. Diyan niya sa katawa sa tagay. Yung wala na tuloy eh. Ang asa niya, bakit ito napuputol? Ang ginagawa pala niya, kaya pala napuputol, ilalagyan ng bala sa kargahan ng airgun. Mas kakarga rin eh. Ang akala niya, nagpapalipad ng tiksay ay yung balang pellet. Hindi yun, hangin lang ang nagpapatakbo doon. Kaya minsan, papalo rito yung bala, basag rin. Ganun, napuputol yung tali. Kasi nga, binabalaan nila ng pellet. Hindi dapat ganun. Ang isda, ang nagpapatakbo lang, hangin, tsaka pansit. So, pag mga may katanungan, text lang kayo, walang problema sa akin. Hindi tayo madamo tsaka alam ang sinishare natin. So, once again, ipinapaliwanag kong muli ito. Kaya mababang number to, pero branded yung pansi. Kaya mababang brand, mababang size ng number na ginagamit ko para sa mga baguhan o beginner or first timer. Kasi malaki nga ang pagkakaiba ng pellet at saka tiksay. Anim na pellets sa isang tiksay, paano mo siya paliliparin ng maganda na patas? Eh kung naka-zero ka lang sa isang pellet na napakagaan. Ang isang pellet, alam ko, 1.3. Tingnan natin. Para sa makaalam ng iba na hindi nakakaalam, tingnan. Ang timbang na isang pellet, oh. Oh, 1.1 lang pala rin. Yung ano, mabaga ang pala rin. Pero, ano to, parang silver streak to. Ito, 1.3. Nakikita ba? Ayan, 1.3. Ito, ito. Itong isa, 1.1 to. 1.2. Sabalay ito. Walang kwenta itong timbang na ito. Pag tinibang mo sa gawiri, ni. 1.2. Ba't kanina, 1.1? So, ang timbang niya, ito, 1.2. Ito, 1.3. So, kung nakasero ka sa scope, ay sa barrel, or sa scope, or sa front sight ng 1.3 per piece ng pellet, paano mo siya i-compare dito sa anim na bala na katumbas nito na may kasama pang tansi na bumabalagbag sa hangin? So, kaya ang ginawa kong strategy para sa iba, mababang klase, ay mababang size ng tansi na branded at matibay din. So, kaya ito binigay ko para meron mang pagbabago sa pag-practice ng pagputok, ay hindi kayo ganong mamroblema. Ngayon, pag marunong na kayo, magpapalit na kayo ng number 35, 0.33 mm, 0.35 mm, 0.37 mm, 0.40 mm. Depende na yan sa kakayahan mong bumaril. Depende rin yan sa kakayahan ng baril mo na itatama mo sa range na effectivity. So, once again, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi. Sana kapulutan nyo ng experience at aral kong aking na-share. Pag gusto nyo bumili, PM nyo ako sa Messenger. Sana namin. Saka na yung idedemo ko about how to use airgun, paano pipiliin ang tamang airgun para sa'yo. Hindi lahat ng airgun ay tama sa isang tao. May airgun na binigay, nakabili yung magaling bumaril, mahinang klase, useless. Pag magaling bumaril, kailangan magandang baril. Pag mahinang bumaril, dapat magandang baril din. Ngayon, sa iba na mahinang kakayan sa baril, masaya na sila sa pagputok ng mahinang baril kasi ganun lang kaya nila. Pero hanggang gumagaling ka, tumataas ang standard mo sa pagputok, sa pag-target, kailangan naman sa magandang airgun. Sa hunting, mahalaga ang minuto, ang oras na sinasayang mo pagka sasablay ang lakad mo.
So, maraming salamat and good night. Thank you.